Magandang araw mga kagri. Muli ako nga pala si Raymond Zambrano at welcome po sa ating YouTube channel. So ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang isa sa pangunahing problema ng ating mga farmers sa kanilang mga palayan. Ang problema po sa mga pesting sakit na dulot ng mga fungus tulad na lamang po ng rice blast, dirty panicle at neck rot. Okay? So ang rice blast po ang isa sa pinakamapaminsalang sakit na umaatake sa ating palayan. So ang itsura po nito ay hugis diamond po. Makikita po natin ito sa flag leaf ng ating palay. Hugis diamond na meron pong mga kalawang sa gilid na kung saan kapag napabayaan po natin ito ay maaari pong kumalat sa buong flag leaf at magresulta po ng mataas na kabawasan ng ating ani na umaabot sa 70%. At kung masyado pang grabe po yung tama nito sa ating palay ay halos wala na po tayong maani. Okay, na kung saan kapag yung rice blast po umatake naman sa panahon na lalabas na or meron na po yung uhay ng ating palay, so pupunta naman po ito sa batok or sa neck ng ating panicle or yung uhay ng ating palay. So yun naman na po yung tinatawag nating neck rot. Okay, yung neck rot naman po magriresulta naman po iyon ng almost 50% ng ating grains ng ating uhay ay magiging walang laman. Okay, so magiging unfilled grains. Okay, so at kapag naman po nagkaroon naman ng dirty panicle na tinatawag, so magiging poor quality naman po yung ating mga grains po ng ating palay. So yun na po yung magiging dahilan para baratin po tayo ng mga traders. Okay? So magiging class B na po yung presyo ng ating palay. Okay? Kaya nga naman mga ka-farmers, tamang-tama po dahil meron po akong gustong ipakilala sa inyo na subok at epektibong pang-control po sa mga sakit na nabanggit natin kanina. Okay, ipinakikilala ko po sa inyo ang Acanto 250SC. So ito po siya. Okay, ang Acanto 250SC po ay may active ingredient na picoxystrobin. So ito po ay eksperto laban po sa mga sakit tulad ng nabanggit natin kanina, rice blast, dirty panicle, neck rot at iba pang mga fungal disease. Okay? Ang kagandahan pa po kay Acanto ay meron po siyang greening effect na kung saan nagkakaroon po or pinapataas niya po yung chlorophyll content ng ating palay or yung plug leaf po ay nagiging berde. Okay, ibig sabihin kapag maganda po yung ating flag leaf at walang mga sakit, mas marami po siyang malulutong pagkain at mas masusuportahan niya po yung mga magiging uhay niya or yung mga grains ng ating palay. Okay? So ngayon ipapakita na natin yung nagamitan po natin ng Acanto bago po natin sabihin yung paraan po ng paggamit ng Acanto. Okay? Okay, dito guys. So ito yung na-applyan po natin ng Acanto. So ito po So ayan, makikita natin na napaka-berde po ng kanyang mga dahon. So kung titingnan rin natin mabuti ay talaga namang wala tayong makikitang mga sakit. So yan po yung resulta ng na-applyan natin ng Acanto. So 10 days na po yan pagkatapos po tayong nag-spray ng Acanto. So ito, tingnan natin yung kanyang flag leaf. So yan, berding-berde pa rin at walang mga sakit. Okay, so ano nga ba yung kahalagan kapag wala pong sakit yung ating palay? So una, kapag wala pong mga sakit yung ating palay, lalong-lalo na po ang plug leaf, so masusuportahan po nito yung kanyang magiging uhay, yung mga grains. So magiging mapipintog po at mabibigat ang bawat butil. So yun po yung kahalagahan. So, kaya nga naman, nakakasiguro po tayo na magkakaroon tayo ng
mataas na ani. Okay? So, para naman po sa tamang paggamit po ng akanto, so, ang 500 ml po nito ay kasya na sa isang ektarya. Para naman po sa templada, 50 ml po ng akanto sa kada isang knapsack sprayer or 16 liter of water. So, ang tamang timing of application po nito ay 45 to 55 days pagkatapos maglipat tanim or kapag yung palay po natin ay buntis na po. So, yun po yung tamang timing po ng application ng akanto. Kaya nga naman, sa mga gusto pong bumili ng akanto, hanapin lamang po ninyo sa mga suking tindahan o sa mga agricultural supply po ninyo dyan po sa inyong lugar. Okay, yun lamang po. Sana po ay makatulong po ito. At happy farming po, mga ka-farmers!